Hi guys, ngayon mag-take over lang ako sa vlog ng mama ko kasi may gusto lang ako i-share sa inyo ngayon. So ngayong quarantine, nakaisip ako ng paano ko makakita ng extra pera, paano ako kikita ng like you know, parang kahit na walang work minsan, iba kasi sa atin, nabawasan yung work nila, nabawasan yung hours. So, nag-iisip ako paano ako kukuha ng extra money. So, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano ako nagkaroon ng well, parang business na siya kasi nagtuloy-tuloy yung profit ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo. So, for nag-umpisa lang ako last month, which is January. So, inipon ko siya lahat. Nilista ko lahat ng tubo ko. And so ngayon ang tubo ko is around, so for the month of January, around mga $1,500. So that's around, kung ang co-convert mo sa Philippine peso is, sabihin natin kunyari $1 is 35 pesos. So, ayan guys, hindi ko lang alam kung mag-aano to sa, kung baliktad siya sa pag in-edit. So, ang tubo ko is 52,500 pesos for the month of January lang. So, guys, ngayon, itong way ng aking, itong business ito is by reselling. So, basically, ang reselling is yung bibili ako ng item na mostly yung mga binibili ko is mga limited, mahirap makuha, and talagang pinagkailagaan ko na makapunta ako sa mga store tapos bibilihin ko siya. So ang ginagawa ko, bibilihin ko siya, kapag naubusan na ng stock, doon ko siya ibebenta. So ang platform na ginagamit ko lang is Facebook Market. So alam naman yung lahat kung nasa na Facebook Market, andyan lang siya sa Facebook app, nasa may baba siya sa may gitna kung makikita niyo. So nagpo-focus lang natin. Ayan, yung Facebook Market na yan. So basically, dyan ko sila binibenta lahat. Kasi mahirap na magbenta sa eBay or any other platform dahil ang mga platform na ganun is kumukuha sila ng fee sa inyo. So for eBay, magbabayad ka ng almost 11% fee sa total ng item mo, sa total ng item and delivery fee. So, pagko-combine natin sila, kasi minsan, ang nangyayari sa eBay, ang ginagawa nila, 50 cents yung item, pero yung delivery sa nabawa, $100. So, nadadaya ng seller yung eBay. So, ang ginawa ng eBay, kinombine nila yung item sold, tsaka yung shipping fee mo, para doon nila ikakatas yung ano nila, yung paggamit mo ng platform nila. Plus, gagamit ka pa ng PayPal. So, PayPal is another 3% sa overall the nasold item mo, plus 30 cents. Aram ako para may 30 cents. May explanation nun, pero hindi ko na nalimutan. So, basically, all in all, alas 15% ang makakatas sa, ano mo, sa tubo mo or sa buong sale mo. So, malaki yun. Malaking kawalan din yan, lalo na kapag mas malaki ang bebenta mo sa eBay, mas malaki rin ang kakaltas sa'yo. So, ngayon, naisip ko na i-utilize tong Facebook Market kasi libre naman siya, and lahat, mostly naman sa ating mga Pilipino, Facebook ang gamit natin pang-araw-araw na social media, and mas marami tayong mas maraming viewer, mas maraming taong gumagamit ng Facebook. So, bakit hindi natin gamitin na, ano, diba? Hindi natin gamitin na yung i-take advantage natin yung Facebook na libre, yung in-offer nila na libre na service sa atin. So, yun lang. So, ano ba ang tira-target ko na, ano, na mga gamit o ano mga tira-target ko na mga bibenta? So, ang mga item na binibenta ko is yung mga Jordan na sapatos. So, hindi ko lang alam kung anong market sa Philippines kasi dito kasi yung Foot Locker dito yun yung parang yung mga bentahan ng sapatos sa amin dito sa Australia. Mga Foot Locker nagdrop sila ng Jordan ng mga hindi naman sa limited edition but limited stock na Jordan na sapatos. So basically yun yung mga binibili ko kapag yung mga in-store drop sila,
mga release, pinutra-try kong puntahan. Ngayon, minsan may mga release na ang nangyayari is nag-overnight yung mga tao nagka-cam sila. So basically, obviously, hindi na ako makakakuha sa mga ganun. Kasi meron din naman akong trabaho. Ang ginagawa ko is every after work, dumadaan ako sa Foot Locker, chine-check ko kung anong na-stock nila. Pag may nakita akong Jordan, tinitingnan ko muna kung ano ang ano, kung mabibili ba or what yung sapatos niya. Kasi hindi naman pag sinabing Jordan, automatic na mabibenta mo na agad ng marirecell mo agad. So may mga Jordan din naman na hindi nabibenta, na nandoon lang sa store nila, pwede naman kahit yung public pwede bumili kasi marami silang stock. So basically, ang idea is sa resell is bumili ka ng stock na limited, and then after a while, mga siguro, depende sa'yo kung sa weeks or months or years, pag binenta mo na siya, as time goes on, lumalago yung value niya. So, ang alam natin dito is, kumbaga, ang mentality ko dito is parang nag-i-invest lang ako ng pera. So, kung sa banko, kunyari, ganyan, nagtatabi yung tao ng pera sa banko, tumutubo yun, lumalaki yun. Ganun din dito sa pagbebenta ng sapato. Meron ako, ang isa pang tip ko sa inyo is gawa kayo ng page. So, lahat ng mga tinitinda kong sapatos is gumawa ako ng page sa Instagram. So, ayan siya, kung makikita nyo. May mga sa lahat ng mga binibenta kong sapatos, mostly sapatos kasi yung inaano ko eh. Mostly mga sapatos ang binibenta ko. And then, may mga limited edition din na halimbawa, itong sa Uniqlo, nagkaroon sila ng collaboration sa Demon Slayer, sa mga anime na mga anime lover, mabenta tong item na to. So ayan siya. So kasi limited edition siya eh. So hindi na sila mag-i-stock ng ano, hindi na sila mag-i-stock ng mga ganun. So tumataas yung value niya over time. So let's say kunyari hindi kayo makakuha ng Jordan sa Pilipinas. Or Jordan, so kung nasaan man kayo, meron din other ways na para makapag-buy and resell din kayo. Halimbawa, so sa hobby, nagko-collect din ako ng mga cards. So, alam naman natin yung lately, yung Pokemon cards is tumaas yung value kasi nga, kaya ng mga influencer, halimbawa sila Logan Paul, nag-release sila ng mga video na nagko-collect sila ng Pokemon cards. So, yung market for Pokemon biglang tumaas na nag-release sila ng video. Well, in my case naman kasi, ako nag-collect ako ng mga NBA cards. So, just an example, ito kanina, binili ko to kanina lang. So, ayan, nag-collect ako ng mga Kobe Bryant and Kobe Bryant cards. Well, kasi si Kobe Bryant naman yung favorite player ko. So, nag-collect ako ng mga NBA cards, mostly mga favorite players ko lang. Bumili din ako nitong isang card ni Michael Jordan. So may mga nakikita akong nagko-comment na meron daw silang mga lumang card ng mga NBA. So kung meron kayong mga nakatago diyan na NBA card na collection, ba sa mga tatay niyo o kaya sa mga lolo niyo, tingnan niyo kung anong value noon kasi hindi nyo alam, baka mamaya malaking pera na pala yun. So magandang ano din to, maganda rin tong business. Pero ang ano lang dito is sobrang limited, sobrang hirap makakuha ng supply nito. Kahit kami dito sa Australia, yung supply nito is from USA. So yung Australia, nakakuha na siya ng very limited na pwede mo makuha ang retail. Pag nakakuha ka, ang resale value niya per box, depende sa box, packs, or kung ano man ang nakuha mo, card, halos doble, laging doble ang resale value. Hindi siya bumababa, hindi siya bumabalik sa original, sa retail value, sa retail price niya. Lagi siyang at least double. Kahapon, may nabenta akong kasi nakakuha ako na nakakuha ako ng retail. So sinuwerte ako, nakakuha ako ng retail ng NBA box. So kung ano niya, ito is kanyang itsura niya. So yung 20, so NBA 1920.
box. So nakabenta ako, nabili ko siya ng $50. Tapos nabenta ko siya ng $150. So basically, na-triple ko yung money ko. So meron pa akong tatlong box plus 10 packs. Tapos naka-order na naman ako kahapon ng another 20 packs. So kung isipin mo, halos sa doble ko na yung pera ko doon. Pero kung i-hold ko pa siya, mas tataas pa yung value ng cards, yung mga packs, mga ganun. Kasi nga, sobrang limited siya. So, yun nga, ang idea natin is magkaroon lang tayo ng puhunan. So, syempre, mamumuhunan tayo. Hindi naman madali ang mag-buy and sell. Pero, kung mag-re-research kayo, magtsatsaga kayo, napaka worth it niya. Kasi, tawag dito, isipin mo, ang pera kasi, hindi naman siya lalago ng kung tititigan mo lang siya kung mag-iipong ka. Kailangan, ang mentality ko kasi, mag-spend ng money para bumalik ng mas malaking money sa akin. So, ganun ang lagi kong iniisip. So, kapag nag-spend ako ng pera na malaki, iniisip ko na lang na ay babalik din naman sa kanya. Kasi, yung value ng binibili ko is hindi naman bumababa. So, lagi siyang pataas. So, yun nga lang, medyo matagal nga lang, pero at least, pag nabenta mo siya, worth it naman siya. So, another suggestion ko is, halimbawa, si Mama, you can see naman sa mga video nila, sa mga video ni Mama, nagko-collect si Papa, nagtatanim siya ng mga halaman. Yun na ngayon, yung mga halaman na yun, mga rare din yun. So, same concept lang din. Bibili ka ng halaman na medyo rare, medyo mahirap hanapin, and then, itatago mo lang siya, papalakihin mo. Tapos, ibibenta mo siya after few weeks, few months. May tubo ka na. Ang kagandahan nun sa halaman is, maliit ang puhunan na kailangan mo lang. Maliit lang ang puhunan. Pangalawa, habang lumalaki yung halaman, palaki din ang palaki yung value niya. Pangatlo, nanganganak yung, lumalago yung halaman. So madali kung nabaka, bibili ka lang ng isang malaking halaman, yung sasabihin nga nila mother plant, pwede mo siyang patubuin and then yung cuttings niya ilalagay mo sa panibagong paso. Meron ka na naman ang panibagong product na nakuha mo libre pa. So yun eh, kagandahan niya. Number 4, I think, hindi ko alam ang best ng ang market sa plants, pero mukhang malaki siya, sabi nga ni Papa, kasi ang dami niyang nakukuha na halaman na nabibili tapos nabibenta niya rin. So, ayun lang guys. Yun lang yung gusto ko sa inyong i-share. Kung meron kayong mga bagay na gusto niyo ibenta, gamitin natin yung Facebook Market. So, i-take advantage natin yun habang libre pa. Kasi hindi alam sa future, baka mamaya may bayad na yan. So, ayun. Hindi lang cards, hindi lang sapatos, hindi lang halaman. Marami din yan. So, do your own research. Kung anong pwedeng bilihin nyo, kung anong pwedeng ibenta. Siyempre, yung presyo din, kailangan maging wise din tayo sa pagbipresyo. Hindi po pwedeng overprice, hindi rin pwedeng underprice. So, kahit na maliit na tubo lang, pero babawiin mo siya sa dami na binibenta mo, makakaipon talaga tayo. So, yun nga, in my case kasi, nakaipon ako ng around 52,000 pesos in a month. Kasi, yung mga binibili ko nun is sobrang high demand siya. Kaya, nakaipon ako ng kalaki. Tapos, ang dami ko rin nabili. So, ayun. Tumubo siya, lumaki siya ng lumaki. Hanggang sa, hindi ko na malaya na, ay, sa isang buwan pala, ganito na pala yung tinubo ko. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo. And sana nakatulong sa inyo yung konting tip. Yun nga din, sana yung iba sa inyo may mga vintage dyan na collection or may mga rare na item na hindi natin alam. So, mag-ala lang tayo. Halukatin lang natin yung bahay natin. Baka meron tayo dyan nakatago na gem, may nakatago dyan na ginto na hindi natin alam na mataas pa lang value. So, just do your own research and then use the Facebook Market. So, ayun lang guys. Thank you. I did a lot of